What's up mga idol? Welcome muli sa aking video. Para sa video na ito, mag-unbox tayo. Ayan, bali excited na akong buksan. At i-check kung ano ba ang nilalaman nito. Kaya samahan niyo ako at buksan na natin. So ayan mga idol, buksan na natin. Guys, ito na siya. Ito kayo nialaman. So ito ang nialaman niya. So magpapalit tayo ng brakeset. So ang napili ko is Magura. Magura MT7. So check pa natin kung anong ibang laman nitong box. So, ayan. Meron tayong isa. Siyempre, merong pangalawa. So, kailangan natin siyempre front and back. Ayan. Tapos, meron din tayong piniling partner niya. Ayan. So, meron din tayong rotor na kasama. So, ito ay ang Storm 8C. Ayan. Tapos, ayan, nag-ibigin tayong pocket tools. Ayan. Mas lighter siya at mas maliit. So, ayan mga idol, bali ito ang nilalaman ng ating box. Ang Magura MT7 Pro na merong 4 piston at super lakas na braking power. Ayan, so meron siyang ergonomic brake lever. Ayan. Ergonomic means ang design niya is for efficiency and comfort. So meron siyang one finger. Tapos meron din siyang feature na Carbotecture. Ayan, yung bago nilang discover. The word is coined by carbon and architecture. Kaya siya tinawag na Carbotecture. Ayan, so main purpose is maging lighter than the other brake set. Ayan. So, baling specification ng ating Magura MT7 is for enduro and downhill. So, pag ganun ang specification mo, so talagang matindi ang braking power niya. So, ito ay hydraulic na merong 4 piston. Ayan. Buksan natin siya. So, ayan. Hydraulic na mayroong 4 piston. Tapos gumagamit ito ng mineral oil. Ayan. So mineral oil, yun naman ang tube niya para sa hydraulic. So usually dalawang klase lang naman. It's either mineral oil or yung mga DAT. Yung mga DAT usually sa mga SRAM. Tapos the rest, mineral oil yung ginagamit. Pero for Magura, so meron silang specific na mineral oil para sa kanilang brake. Ito ang mineral oil royal blood. Ayan. Tapos meron din siyang mahabang hose. So bali sa kanila, pag bebenta sila, lalo na itong mga itong MT7, tsaka meron pang isa ang MT5. Ayan, mahaba siya kasi ano siya, pwedeng front and back. Ayan. So bali, check natin itong caliper. Ayan. Bali, itong caliper nila is post mount. Ayan. So nakatayo siya niya dito ang kagitan. Tapos meron siyang 4 piston. Sa 2, 3, 4. Ayan. Tapos ang pads naman nito is 4 single pads. So hiwalay-hiwalay siya. So yun yung isang kakaiba dito. So bawat piston, ayan, apat na piston, meron din silang magkakahiwalay na pads. So ang nakakabit dito is organic o yung performance. Tapos at ang isang klase nilang pads is yung pang race. Ayan, so itong
caliper niya is made in aluminum. Tapos, itong isang features niya, meron siyang banjo design dito sa may hose. Yan, banjo design, ganito ang itsura. Yan. So, yung iba kasi straight lang sa kanila ito. So, mas mabilis itong iayos. So, like, pag kinabit mo siya, kung hindi ito naka-align, pwedeng may move. Ayan. Tapos, punta naman tayo sa brake lever. Ayan. So, ito ang kanyang brake lever. Ayan. Pogi. So, ang brake lever naman, ito ay equipped na one finger. So, one finger lang siya. One finger lang. Kasi yung ibang brake lever nila is pang two finger. So, ito, design kagad siya for one finger. Tapos meron siyang lever with adjustment. So, ito. Yan, nai-adjust siya. So, ito siya. Ito yung ginagamit para ma-adjust yung lever. Depende sa laki ng finger mo, pwede mong ilayo at pwede mong ilapit. So, no tools needed. Ayan. So, andito na siya. Ayan. So, adjust mo lang. Meron plus minus dito. Pag nilagay mo sa plus, ayan. Lalayo. Pag nilagay mo lang sa minus, lalapit. So, palapit siya sa handlebar. Ayan. Tapos ang mount clamp, ang mount naman nito is split. Ayan. Split ibig sabihin naghihiwalay. Ayan. So pag tinanggal mo to, ito nya is masaseparate from the brake. Ito malatanggal to from the brake. Ayan. Tapos ang design naman nya is flip top. So it's either magagamit mo siya ng right or left. Ayan. Meron siyang flip-top design. That's why ang hose niya is mahaba. Kasi nga, dahil sa flip-top design niya, so nasa sa'yo kung saan mo siya ilalagay, left or right. Ang gagawin mo na lang, kung sa harap, syempre magbabawas ka ng hose. Ayan. Tapos, ang brake lever material naman niya, ito mismo, is gawa siya sa aluminum. Ayan. So, aluminum to. Itong lever mismo. Ayan. Aluminum siya. Tapos, ito ng brake housing. Ito naman yung bagong technology nila. Yung Carbotecture. Ayan. So, mas lighter siya ng 50% sa other brakes. Ayan. So, it's composed siya ng carbon tsaka plastic. Diba? Ang galing ng technology. Ayan, nakalagay siya dito rin. Carbotecture. Ayan. So, tapos yung housing connection niya is straight. So, dito is straight. Yung sa caliper is naka, ano siya? Banjo. Banjo connection. Ayan. At isa pa, kailangan mong gumamit ng kanilang recommended brake rotor. Bakit? Kasi ang Magura is merong ginawang kakaiba sa kanilang brakes na dapat ay gamitin mo din yung brake rotor nila. Bakit? Kasi ang usual size or taba ng mga rotor is nasa 1.8 millimeters. So, ang Magura, ang ginawa nila is pinakapan nila ito. So, ang kanilang rotors ay merong 2 millimeters thick. Ayan. So, kaya nirecommend nila na gumamit ka ng Magura Storm HC or MDR-C or MDR-P. Ayan. So, yon. Mas maganda yun ang gamitin natin pag meron tayong Magura para match
match siya at saka magagamit talaga natin yung specific power o maramdaman natin yung talagang technology ng Magura. Ayan. So, ayan, panalong-panalo. So, meron nga rin ako neto. Ayan. Siyempre, para partner at ma-experience natin ang tunay na lakas ng brake ng Magura. So, pinarteran ko rin siya ng Magura Rotors. Ito ay ang Magura HC. Tapos, ito ay may size na 203 millimeters. Ayan, so may mga other sizes din sila. Like 160, 180, 203 at 220. Ayan, so ito yung aking Magura Storm HC na rotor. So, buksan din natin siya. Ayan. Plain lang. Plain. Yung isang rotor nila yung magandang design. Yung panalo. So, tayo ito lang. Ito lang aking binili. So, ang size na nga niya is 203. Ayan. Tapos, ayan na siya. Ayan o, nakasulat dito. Wear limit of 1.8 mm. So, yung ibang rotor, 1.8 yung pa lang yung size ng thickness ng rotor nila. Pero ito, wear limit niya na yung 1.8. So, pag umabot na siya ng 1.8, kailangan mo na siyang palitan. Ayan. So, sa box, tingnan natin kung ano pang kasama ng brake rotor. Ayan. So, may kasama din pala siyang mga bolts. Meron siyang 6 pieces na kasama. Tapos baba. Walaan na. Ayan. Tsaka manual. Ayan lang. Manual. So, ayan. So, kumuha tayong partner. Ayan. Abangan ninyo guys at yakabit ko siya sa aking bike. Ayan, tignan natin yung kanyang performance. Ayan, kaya abangan din nyo rin yun. Ayan mga idol, thank you nga pala sa panonood nyo sa aking video. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag na huwag yung kakalimutan mag-like. At kung hindi pa na subscribe, subscribe ka na. Ayan, makikita tayo sa sunod yung video. Kakabit ko ang aking Magura Brakeset sa aking bike. Tapos doon, check natin ang kanyang performance at kung anong pinagkaiba niya sa gamit kong brake na yun. And guys, abangan ninyo at magkita kita tayong muli sa sunod ko pang mga video.